Alright mga kababayan, isang mapagpalang hapon at narito tayo ngayon sa may Baseco Community Housing Project. Ayan, so andito tayo at mag-update po tayo dito mga kababayan kasi nga po talaga na mga nililinis na yung area dito. No, naubos na rin yung mga obstruction, yung mga ilang obstruction dito po sa loob ng community housing na ito mga kababayan. So ituturo ko kayo rito, titingnan natin bawat sulok, bawat area dito po sa pabahay na ito. So naglagay dito ng tapat mo, linis mo. Ayan, kung nakikita po ninyo yung sulat na yan. Ayan. So ganito po ang sitwasyon ngayon mga kababayan. At sa makikita ninyo, nawawala-wala yung ilang bakod. Pero at least kahit pa paano okay na siya, walang masyadong marumi, no? Ayan. So nabulok na natin yung kahoy na inilagay dito sa gilid mga kababayan. Ayan, so meron dito mga tricycle. Ayan. So ito yung mga inilagay dito na tapat mo, tapat mo, linis mo. Ayan. Grabing init ngayon dito mga kababayan. Time check po tayo, alas 12 ng tanghaling tapat. Grabe. At narito tayo at nag-update tayo dito sa pabahay dito sa Baseco. Ayan. So mas maganda pag nagkaroon ulit ng phase 2 itong pabahay na ito. Right, daming aso. Pag may phase 2, update natin kung kailan itatayo yung phase 2 ng Baseco Community Housing Project. No? Tayo. May palamig na eh, ate. May palamig. Mamaya, mamaya ate. Balik ako. Wala ko palamig. Yun oh. And so mamaya diretso tayo sa may plaza. Alright. Ikot-ikot ang tayo rito. No? Ayan po. Ayan yung mga bako do. Ayan no? So, ito yung plaza. Pasukin natin yung plaza. Dito mayroong ano, dito mayroong parking area. Eh, pasukin natin kahit talagang masakit yung init, no? Pakita ko sa inyo yung plaza. Uy! Plaza pa ba ito? Yeah. Ito yung temporary na pabahay. But susunod magkaroon dito ng phase 2. Diyan natin itatayo. Stop muna. Grabing init.
mga sitwasyon dito sa may Basiko. Naubos yung halaman. Kung napapansin ninyo yan, pabahan na yan. Dati sabi-sabi temporary siya. Yan, so sa ngayon nakikita ninyo puro na semento. Puro na semento. Yan. Yan po mga kababayan, no. Hello, sino na kakagaling? Yari pala ng jeep. Yan yung sitwasyon dito sa may Basiko community. Ito yung ano, lasa na kalbo. Ayan. Okay. Ate, dito si ate taga Montalban, pumunta dito sa may Basiko, tas nangupahan siya. Ano pa yung problema, ate? Ha? Ano pa yung problema mo? Ano, yung malapit ako mga anak. Tapos, hingi sana ako ng tulong. Kaya, kanino po? Di ko nga kilala ang ano siya dito. Tapos, nangupahan kami, wala kami kurente, wala tubig. Ilang buwan na kayo dito tinakatira sa may Basiko? Ano, mag-isang buwan pa lang kami dyan. Mag-isang buwan, wala kayong tubig, wala kayong kuryente. Wala, tubig lang kami. Tubig, yung tiba-tiba. Eh mga kabayan, kasi may sinabi si ate sa akin, malapit na daw siya manganak. So, ang problema nila dito, wala daw silang kuryente, wala daw silang tubig. So, kakalipat lang na, mga na isang buwan? Oo. Sila dito, so, humingi daw siya ng tulong kay Ma'am Hani Lacuna. Ang mayor dito, kakalipat lang kasi ni ate galing sa Montalban. Ang mayor po natin dito, te, ay si Ma'am Hani Lacuna Pangan. Ah, yung mayor dito? Oo, yun yung mayor dito ngayon. Babae yan siya. Kauna-unahang naging mayor na babae dito sa lungsod ng Manila. Yung dati kasi, ang mayor namin dito, si Scott Moreno. Ah, yun dati? Yung tumakbo ng pagkapangulo na hindi... Hindi pinalad, ganun. Pero si Yormi yung paborito namin dati dito. Dati? Mm-mm. So yun lang yung kailangan ni ate. Ayan. Wala daw sila kuryente, wala sa tubig. Grabe. Dito siya nakatira. Tapos grabe pa yung init. Dito siya ngayon sa may gitna ng... Buti may puno pang naiwan. Parang siluan yung mga bata. Tapos ito naman, si Kuya, siya yung nagbabantay dito sa plaza. Diba, Kuya? Oo. Siya na yung nagbabantay dito. Kasi mga bola rin sila, sabi sa mga sasakyan. Nakasira rin sila rin siya. Sa sasakyan? Sa parking? Sabi sila ginagawa ko, yung mga bola, kinukuha ko, hindi ko nakabalik. Sa parking area, doon sa ka... Oo. So, ilan yung anak mo pala, ate? Ano, apat. Panglima to yung anak. Panglima? Oo. Malapit na lalabas. Tapos... yung mister mo saan nagtatrabaho? Sa ano, sa Divisoria. Divis? Saan ba yan? Yung sa KF yung madeliver ng mga tila. Marami yan dyan. Diba may kartila yun? Oh. Pag may tawag sa nila deliver, i-deliver niya yan. Mabigat sobra yung malaki na ano, yung bigulong. Kariton. Ano yung tawag ko yan? Kartilya. Oo. Doon siya nag-ano, trabaho. Gusto na nga sana niya umalis doon. Pagod siya kuya. Kaso lang ng mga anak daw ko, wala daw siya ano. Wala daw kami pira daw. Ayan po. Yung Sabado sahod niya, nagbayad sa bahay, 2,000. Ay si Bamba. Yung lockdown. Pag malapit na, pwede ka naman pumunta. Sakali lang. Doon. Sa City Hall. Hindi ka tulong. Ganun. Matutulungan ka naman yan, te. Tatanong pa nga si ate kung tumutulong ba daw dito sa Manila. Yun nga, tanong ako. Hindi ko alam. Oo, magbabait yung mga tao dito sa Manila, lalo na yung mayor dito. Eh, matulungin talaga yun. Madaming ginagawa yan.
Ngayon may pinagawa niyang bagong ospital. Pero malapit na rin nata yan buksan. Oo, malapit na siya dyan. Ayan po, si ate, dito siya nakatira. Sa paupahan. Yan yung sinasabing ano, kuya, no? At temporary muna. Temporary siya pero nakasemento. And so, ganun lamang ang ating update. So, maraming salamat.